anak nito na ilaro ka ng Inter Island katas ng Masbate. Oh, ang haba ng tuka oh. Yan, magandang araw sa inyo mga kaibon. No? Yan, kasama natin ulit si Sir. Pakilala ka kayo. Ako nga pala si Gareng Oleya, taga Santa Rosa. Yan, may ipapakita sa atin siyang ibon dito na nagulat din ako. Humahaba yung tuka. Sir, pwede niyo po bang ipakita sa amin? Ito yung aking ibon na ano, kakaiba. Medyo matanda na siya eh. Eh no. Ito mga kaibo no. Ang haba ng tuka oh. Panis. Pinuputulan pa yan ni Sir Kreng. Ano Sir Kreng? Pinuputulan ko pa yan kasi miss pag sumobra haba niya. Hindi siya makakuha. Hindi siya makakuha ng patuka. Ayan, nahihirapan siya. Kaya ginagawa ko yan. Tsaka alam nyo mga kaibo, nag-produce din sa kanya to. Ano nga Sir nung nilipad nung anak nang Sir? Anak nito na ilaro ko ng Inter Island. Nag-finish ko ng nagkatap siya ng ano yung anak nito nagkatap ng Masbate. Anong bloodline niya lang sir? Hindi ko alam ang bloodline nito. O tanyo mga kaibon, unknown line niya no. Galing to kay Kaprodi. Ay shout out po kay Kaprodi Perez ng kapitan ng Kalamba. Oh galing Kalamba pala to. Tinyo guys oh, ang haba ng tuka oh. Ano mga kaibon, kahit matagal na, alam pa rin ni Sir Kreng kung kanino galing yung ibon. Anong year po nung ring, Sir? 2009 to eh. Ayan, 2009 nga. Oh, 2009, edi ilan taon na yan? 9, 10, 13 years. 13 years na mga kaibon, oh. Hanggang saan yung pinuputulan yan, Sir, nanto ka? Pinuputulan ko yan, eh. Ito, malaki na puputulan ko dyan, oh. Ang haba, eh. Mga kalahati, Sir. Oo. Pero hindi naman siya nadugo. Ah, hindi po nadugo. Oh, isa no. Kasi mahirapan din magsubo siya. Ay, naki, mami, masaksak pa nito eh, no? Hindi na siya nag-ano, hindi na siya nag-timigla. Ayan. Pero malinaw pa yung mata nan, sir? Malinaw pa yung mata niya. Malinaw pa. Habaan ng tuka, mga kaibon, no? Ito isang kagandaan kay Sir Kring, eh. Yung mga kinuha na niya ng ibon, hindi niya nalilimutan. Yan, isang pagrespeto kasi yun sa, ano, eh, sa kinuha na natin ng ibon. Kay Kaprod si Perez to, yung Kalamba. Shout out po sa inyo, Kap. Andito yung ibon nyo kay Sir Kling, buhay pa. Ayan, inaalagaan niya. Ito ang kanyang tahanan, no. Buti sir, hindi nagkakasakit sa ganyan, no, kahit open yung kulungan. Sanay na yan, mas maganda yun, nakaharawan siya. Ayan, nasanay na yung ibon sa araw, tsaka sa mga ano ng hangin.